Hi everyone! Kumusta kayo? Welcome to my channel again. Kani-kanina lang nag-guest si Marcelito Pomoy sa Rated K at naikwento niya doon yung buhay niya simula pagkabata hanggang sa umabot na siya sa America's Got Talent. And ayon nga sa kwento ni Marcelito, ang buhay pala niya ay talagang napakahirap lalo na nung kabataan niya. So sabi niya, 2 years old pa lang daw siya nung iniwan sila ng kanilang nanay. And pangatlo siya sa 4 na magkakapatid pala, itong si Marcelito. Tapos ang nangyari pala, nung iniwan sila ng nanay nila, nakitira sila, parang iniwan sila sa kapitbahay. And then after that, tumira sila sa kulungan kasi yung tatay nila nakulong. So tumira sila sa kulungan and then mga isang buwan daw yata silang tumira sa kulungan. Tapos doon ay merong isang pulis daw na umampon sa kanila. So, nung 7 years old na daw siya, si Marcelito, nalaman niya na yung kinikilala niyang mga magulang ay hindi pa rin niya tunay na magulang. So, siguro sa batang isip niya, no, naglayas itong si Marcelito. Naglayas, tapos nung maglayas siya, ang ginawa niya, nagtrabaho siya bilang pinboy. Yung sa mga bowlingan, pinboy siya. Tapos sa gabi, nagbebenta siya ng balut. So, ganun yung buhay niya hanggang sa hindi niya alam na yung suki niya sa balut ay tatay niya. Siguro dahil nung magkahiwalay sila, mga 2 years old pa lang si Marcelito, so yung memory niya hindi pa ganun ka-clear. Kaya hindi niya siguro nakilala agad yung tatay niya. Kasi ayon sa kwento niya, hindi daw niya alam na yung suki niya na bumibili sa kanya ng balut ay tatay niya. So, nung magkakilala na sila na mag-ama pala sila, tumira ngayon si Marcelito dun sa tatay niya. Ang kaso, naging problema naman daw doon is hindi niya nakasundo yung stepmother niya at saka yung mga stepbrothers and sisters niya. Kaya umalis din si Marcelito sa poder ng tatay niya. So after doon, ang nangyari sa kanya is siguro no choice siya dahil wala nga siyang trabaho. May lumapit yatang illegal recruiter pa Manila. So tinanggap niya yun, sumama siya. Pagdating niya ng Manila, nagtrabaho siya sa isang poultry, yung manukan. Doon siya nagtatrabaho. Tapos doon daw siya, habang naglilinis siya ng mga kulungan ng manok, kumakanta-kanta siya. Doon niya siguro din naman nakita na meron siyang magandang boses. And then, nung medyo nakaipon-ipon na siya, bumalik siya ng Mindanao. Kasi taga Bisling, Surigao del Sur si Marcelito eh. So, bumalik siya ng Mindanao. Tapos, naimbitahan daw siya doon one time na kumanta sa isang wedding event. Doon medyo na narinig yung boses niya, na maganda nga yung boses niya. Tapos may lumapit daw sa kanya na kung gusto ba doon niya magtrabaho sa isang bar at 500 pesos per night, mag-perform lang siya gabi-gabi sa bar na yun. And then, later on, may isang pakonte sa Pasay daw na sinalihan niya at nanalo siya. So after that, yung mga, syempre, di ba nag-uuso-uso na yung mga kumakanta sa mga malls, ganun. Ang nangyari kay Marcelito, ganun din. Nung kumanta siya sa isang mall, may isang staff ng Pilipinas Got Talent ang nakakita sa kanya at inimbitahan siya na mag-audition sa Pilipinas Got Talent. So doon na nagsimula yung magandang buhay ni Marcelito kasi di ba sa Pilipinas Got Talent, nagiging grand winner siya. So, unti-unti, maayos na yung buhay niya. Kumbaga parang nasa showbiz na siya, di ba? Kasi siyempre sikat na siya, we grand winner siya eh. Doon niya na nakilala yung mapapangasawa niya na si Joanne. So, itong si Joanne para taga Quezon. So, talagang dinadalaw siya ni Marcelito. Nagbabas lang daw si Marcelito para dalawin siya sa Quezon. Tapos, edi siyempre dahil may mga fans si Marcelito, nakwento ni Joanne na may dumating daw yung point na muntik silang magkahiwalay dahil yung mga fans, syempre nagseselos nung malaman siguro nila na may nililigawan na si Marcelito. So parang nagagalit sila kay Joanne. Alam natin mga fans, ganun talaga minsan, eh, di ba? Parang sabi nga ni Joanne sa interview nila na parang yung ibang fans gusto nila, ariin nila yung idol nila. So naging mainstay yata si Marcelito ng ASAP, ng ganun, no? Medyo active na yung career niya yung time na yun. Hanggang sa dumating yung time na tumamlay yung career niya. So, nung tumamlay yung career niya, parang sabi ni Joanne, parang nade-depress na si Marcelito na parang lagi na lang tulala,
hindi nagsasalita. So syempre, parang siguro pakiramdam na downfall niya na yun, di ba? So hanggang may isang opportunity na naman na lumapit sa kanya, yung in-invite siyang kumanta sa Wish, yung radio station. Nung kumanta siya sa Wish, nag-viral ulit yun. And from there, bumalik ng sigla ng karir niya. Doon siya na-discover ulit, parang nakilala ulit siya ng mundo. Doon na siya na-imbitahan na mag-guest sa Ellen DeGeneres Show. Tapos yun na, tuloy-tuloy na ulit yung karir niya, nabubuhay na ulit. Hanggang sa, eto na nga, na-imbitahan siya sa America's Got Talent. And dito sa America's Got Talent, sabi nga natin, hindi nga siya nanalo. So medyo maraming nagalit na Pilipino, di ba? Parang hindi matanggap kung bakit hindi siya nanalo dahil kay Simon Cowell, mga ganun yung lumabas na kwento. Pero tama rin naman talaga sila na kahit hindi nanalo si Marcelito, talagang na-revive yung karir niya dahil sa AGT. So doon palang malaking pasalamat na talaga sila sa AGT. Kasi ngayon, talagang hindi na siya nababakante. Sunod-sunod na yung mga bookings niya sa mga events. So parang punong-puno yung schedule niya ngayon para mag-perform. So talagang binuhay ng AGT ulit yung karir ni Marcelito. At saka hindi na masama yun, di ba? Out of 40 na nag-audition, top 4 ka, third runner-up. Napakalaking karangalan na yun. Happy-happy na silang mag-asawa actually sa nangyari sa AGT kay Marcelito. Although syempre mas maganda sana kung naging champion. Pero hindi na masama yung maging third runner-up. Sa lahat ng mga Pilipino na naniniwala sa aking talento, sobrang-sobrang salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta. Salamat din sa lahat ng mga tao na hinding-hindi bumitaw at sumuporta sa akin hanggang sa Grand Finals. Kaya thank you sa inyong lahat. So tayong lahat ngayon, dapat ganun na rin yung attitude natin. Tama na yung bashing, tama na yung galit natin sa AGT. Kumbaga, masaya na si Marcelito. Masaya na rin tayo dapat. Ang importante, bumalik na sa sirkulasyon si Marcelito. And let's all be happy for him na yung talento niya ay hindi masasayang dahil ngayon makikita na ulit ng buong mundo kung ano yung talento meron ang isang Pilipinong katulad ni Marcelito Pomoy. So congratulations Marcelito and thank you for making us proud again. And I hope the life story of Marcelito Pomoy will inspire us all na huwag tayo mawala ng pag-asa sa buhay, gaano man to kahirap, as long as meron tayong pananalig sa Diyos at may tiwala tayo sa sarili natin, I am very sure makukuha natin ang inaasam natin. So that's it for now. I hope you like this video and please don't forget to subscribe to my channel. Thank you again and God bless.